Okay. Ngayon, ang gagawin natin naman ay paggawa ng pagkoconstruct ng kahit dalawa tatlong phrases na words na maging sentence. Kahit bigyan ko kayo ng basic, syempre, una ninyong laging sinasabi ay ang Ana. Ana, okay? Anong ibig sabihin ng Ana? Ako. Ang Ana ay ako. So, ako. Ang ako, ang Ana, ako. Pwede ito magiging ko na lang. Ko. Okay, anong anak ko? Ko. Wait lang. Okay. Ang ikaw, makikita nyo dyan. Pag lalaki, inta. Pag babae, inti. Colloquial siya. Okay. Pagka standard na Arabic, anta at saka inti. Itong dalawa, pwede rin siya hanggang ka, pwede rin mo. Kung i-translate natin sa Tagalog. Okay? And then, meron. Ang meron is fi. Okay? Ang wala, ma-fi. Okay? Ma-fi fulus na agad. Okay. So, anong gagawin natin dito? Anong gagawin natin dito sa limang basic na keywords na binigay ko sa inyo? Okay? Gawin natin ng kunyari, magsasalita ka na. Okay? Anong ako? Ana. Okay. Ano ang meron? Fi. Okay. Ano ang asawa? Zawj. Zawj. Anong basa? Ana fi zawj. Ulit? Ana fi zawj. Ibig sabihin? May asawa. Ako meron asawa. Ana fi zawj. Pag wala, ma-fi. Okay, anong nilalagay mo? Ma-fi. Zoj. Ana, ma-fi. Zoj. Okay. Kung palitan natin ito ng pera. Okay. So, pagkasabihin mo, ako'y meron pera? Ana, ma-fi. Anong ana, ma-fi, pulos? Meron ang pinag-usapan? Ana, ma-fi, pulos. Pag wala? Ma-fi. Pulos. Okay. Ngayon, pulos. Ito ay kung ikaw ang magsalita sa kung sino ang speaker. Pag magtatanong ka, yung ana, palitan mo ng, pag babae ang kausap, palitan mo ng inti. So, paano mo sabihin? Inti fi pulos. Ulit? Inti fi pulos. Ibig sabihin? Ikaw meron pera? May pera ka ba? Yon ang ibig sabihin ng paggamit ng colloquial na short ano lang phrases, okay? Pag lalaki ang tinatanong mo, anong sasabihin mo? Inta. Inta fi pulos? Okay, inta fi pulos. Yan. So pagka magsalita ka ng magtatanong ka, unahin mo yung inta o kaya inti pag babae, inti pag lalaki, inta, and then ang gusto mong sabihin. Okay. So paano naman paggamit ng ka? Okay. Kunyari, hanapin nyo dyan sa meron kayong mga kopya. Pag sinabi mo saan, anong colloquial ng saan? When. When. And then, saan ka? So, paano sabihin? Paano sabihin? Ibig sabihin? Saan ka? So, yung inta o kaya inti, gamitin mo dito. When inta, when inti. Kunyari, umiyak yung bata doon sa kabila, hindi mo alam kung saan. Hindi mo na matanaw. Sabihin, tulungan mo ako doon. When inti? Nasaan ka? Kuha nyo? Okay. Ngayon,
Tanggalin ko itong ito at lagyan natin ng salitang ro. Okay. Ano nang basa? Wedding in the room. Ulit? Wedding in the room. So pwede mo gamitin yan. Wedding in the room. Wedding in the room. Wedding in the room. Okay. Pagka pupunta, saan ikaw punta? Saan ka pupunta? Saan punta mo? Wedding in the room. Okay. Ayun. Okay, pag nakapunta na, minsan kung ikaw magtanong, saan ka pumunta? So, when in tira? Okay? When in tira? When rahti? Minsan pag kayo. Okay? Saan ka galing? Saan ka napunta? Okay. Yun ang, meron kayo dyan sa isang booklet na Speak Arabic in 3 Days. Meron yan yung pag pinagkaiba ng mga ito. Okay. Anong basa ulit? When in tira. Ulit? When in tira. Okay. Usually, paglalaki. When in, paglalaki, inta. Pagbabay, inti ha? Okay? Ngayon, tanggalin ko na naman itong ito. Okay. Tuldukan ko na dito. At lagyan ko dito ng? Meriwet. Okay. Anong basa? Meriwet. Sumunod? Meriwet. Sumunod? Meriwet. Okay. Basahin nyo. Meriwet. Ulit? Meriwet. Anong ibig sabihin? Taga saan ka? Ayun. So, minuen inti. Minuen inti. Okay, kuha nyo? So, ganun lang paggamit ng simpleng colloquial na okay, broken Arabic nang di kayo mahirapan. Okay. Ulit, magtanong ka. Taga saan ka? Minuen inti. Ulit? Minuen inti. Paglalaki? Minuen inta. Ulit? Minuen inta. Okay. Ikaw meron pera? Intamin. Okay, ulit. Lalaki muna? Intamin pulos. Babae? Intamin pulos. Okay. Palitan natin ito ng anak na lalaki ang pinag-usapan. Walan. Ano? Walan. Paano ka magtanong? Intifi walan. Babae? Intifi walan. Intifi walan? Intifi walan. Okay, di ba? So, ganun lang paggamit nitong unahin yung personal pronouns, tapos yung ang sumunod. And then, okay. Ito naman. Tapos natin saka at saka mo. Okay. Tanggalin ko muna ito. Ang pangalan ay isim. Hindi ismi. Ang ismi, pangalan ko. So, wag mong sabihin, yes, ismi. Ibig sabihin nun, what is my name? Okay. Isim is pangalan, ismi pangalan ko, ismuk pangalan mo lalaki, ismik pangalan mo babae, isma pangalan niya babae, ismu pangalan niya lalaki. Okay. So pag sinabi mo, hanapin niyo ano ang salitang ano? Ano ang Arabic? H. Usually sa Saudi sabi nila H. Okay, shu. Okay. Is isim babae, kunyari inti. Anong basa? Is isim inti. Is isim inti. Ibig sabihin, ano pangalan mo? So dito naman natin makuha ang inta at saka inti gamitin ng ka o kaya mo o kaya ikaw. Is isim inti. Okay. Is isim inta paglalaki. Kuha nyo? Alright? Kuha nyo na? Yes. Anong basa? S-I-S-M-I-T. Ulit? S-I-S-M-I-T. Okay. Hanapin nyo dyan ang salitang ilan. Kam. Okay? Ang anak pwede na ang walad o kaya aulad. Basa? Kam walad hindi. Ulit? Kam walad hindi. Anong ibig sabihin nun? Ilan ang anak? Kam walad inti? Kam walad andek? Okay? Kam walad inti? Ayun. So, pwede nyo gamitin itong mga ito. Simple pero kahit pa paano mapakinabangan nyo. Buha nyo? Okay. Okay.